everyone. So it's me, Honey Lu, known as Filipina, living in Turkey. Finally, I am here in the Philippines. Yay! Sinishare ko talaga yung sarili. To be honest, hindi pa rin nagsisink in sa akin na nandito na ako sa Pilipinas. Parang wala lang sa akin. Parang hindi ko pa na-feel na nasa Pilipinas ako. Siguro kasi nandito lang ako sa kwarto. But hindi ako nababoring dito sa kwarto kasi sa France, kaming dalawa lang din niyarin. So, alam niyo yun, parang nasanay na ako na kaming dalawa lang sa isang bahay, na parang hindi kami masyadong nalabas, kasi nga, alam na pag winter, malamig, so I'm used to staying at home, ganun. Alam kong marami sa inyo ang gustong malaman or na-curious sa kung paano ba umuwi ngayon ng Pilipinas, na alam niyo yun, ang dami nating policy, ang dami mga protocols na dapat sundin, mga papers, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa na gustong umuwi ng Pilipinas. Alam kong gusto nyo malaman, lahat po ng sasabihin ko dito is based on my experience, lahat po ng nangyari sa akin, lahat ng ginawa ko. To be honest, bago kami umuwi ng Pilipinas, ang dami ng papers namin na nilakad kasi nga yung anak ko is not a Filipino citizen. So, kailangan niyang kumuha ng visa. Sa visa pa lang, sobrang sumakit na yung ulo namin. As in, yung asawa ko hindi nai-stress yun. Pero dahil sa visa, nai-stress siya ng bonggang-bongga. 2 weeks before our flight, tingin na ako ng tingin. Nagbabasa na ako ng ano bang mga kailangan na kailanganin namin. And luckily guys, yung airlines na sinakyan namin is nag-email sila na kung ano yung mga kakailanganin namin bago pumunta ng Pilipinas. So, meron na akong knowledge kung ano ba yung mga dadalhin namin. Hello! Yung airlines din namin is meron silang app. So, dun sa app na yun is makikita mo kung ano ba yung kakailanganin mo, kung ano ba yung dapat mong gawin bago ka pumunta sa pupuntahan mo. Like, kung may layover ka, for example, ako may layover ako sa Zurich, Switzerland. So, nandun lahat ng kakailanganin kong gawin or kakailanganin kong i-ready para pagdating ng Zurich, okay na ako. So, ayun yung maganda sa airlines na sinakyan ko. And then, nung nandun ako sa Singapore, ayun din, nakalagay din dun lahat ng ano bang mga restriction, lahat ng mga dadalhin, lahat ng mga ihahanda. 3 days before ng flight ko, nag-email sa akin yung airlines ko. And then, ayun nga, sinabi sa akin yung mga hindi dapat gawin, yung mga dapat gawin, sinabi rin yung mga requirements. So, tinake down note ko yun, lahat yun, ni-ready ko na. And then, nung pagdating ko sa Pilipinas, wala na akong problema. So, eto na nga, nung nandun na ako sa airport, kasi ang layover ko is Geneva, Switzerland to Zurich, Zurich to Singapore, and then Singapore to Philippines. Salamat ako sa Panginoon, walang nangyari sa amin, di ako nahihirapan. Dalawang bagay lang yung nagpakaba sa akin. Una, yung sa Zurich, sa... Hello! This is my daughter. Say hi. Say hi to them. Say my name is Jaren. Me lang daw. Okay, so, ayun na nga, yun sa Zurich, guys, since wala yung tatay niya, hinanapan ako ng letter from the father. Puti, meron akong nakahanda, and also, nagtanong din sila kung nasan yung birth certificate ng bata, yung marriage certificate naming mag-asawa. So, ayun, binigay ko lahat yun, and also yung residence card kung meron ako sa France. Ang pinakita ko is yung recipe. So, kinabahan lang ako kasi ilang minuto na lang, magsasarado na yung boarding flight ko, tapos ang layo pa ng lalakarin ko. Dumating na ako dun sa boarding gate. This was happened in Zurich, Switzerland. So, hinanapan ako ng birth certificate, ng marriage certificate, and ng boarding pass namin. I love you. And then, nandun na kami sa Singapore, guys, walang hiningi sa amin, walang binigay sa amin, wala akong fill upon or everything. Everything was smooth. Binigyan lang kami ng green na bracelet. So, I don't know kung para saan yun. So, nag-antay kami ng 3 hours doon. And sa waiting area, meron nakalagay doon na paskil na yung flight number, all passengers going to Manila. I'm gonna put the photo here or i-insert ko yung video noon. So, nakalagay is all the passengers going to Manila, you must have a face shield. Requirements daw sa Pilipinas yon. So, ako, nataranta ako kasi alam ko na talaga na kailangan ng face shield kasi nga, nag-email na nga sa akin sila and ni-remind na nga nila ako. Hindi lang ako bumili ng face shield. Una, kasi ang akala ko, etong mali ko, ang akala ko, yung airlines is magpo-provide sila ng face shield. Kasi may napanood ako na video na yung airlines nga nila is nagpo-provide ng, ayun yung pagkakamali ko, ina-admit ko po yun, na dapat pala nagdala ko ng face shield. Meron namang mabibilhan doon, which is $4. Sa Zurich, Switzerland, and sa Singapore, is hinanapan ako ng swab test, yung may negative result.
And then, nung nandun na ako sa Pilipinas, everything was smooth. Thank you sa lalaking tumulong sa akin. May tumulong sa akin actually. Ginaid niya ako sa mga dapat na gawin. Ang dami kong baggage, guys. Hindi ko talaga kaya. Tapos, meron pa akong batang 2 years old. Ang baggage na meron ako is 9 bags. 1, 2, 3, 4. 4 na malaki. And then, 1, 2, 3, 4, 5. 5 maliit. So, imagine, 4 luggage and 5 bags. So, ang dami talaga. Tinanggap ko yung assistance from the guy na staff dun sa airport. But before that, dun pa lang sa airline, Singapore to Manila, is binigyan na kami ng papers, 2 peraso. Isang color dilaw, at saka isang brown na papers. And then, yung yellow is, I think, health declaration. And then, yung brown is, I'm not so sure na po, nakakalimutan ko na, but I'm gonna insert the video about it. Airlines pa lang, finil upan ko na siya. Tips ko lang sa inyo, guys, pag may binigay sa inyong papers, right away, fill upan nyo na kagad para kung sakaling nandun na kayo sa pilahan, hindi na kayo mag-fill up, fill up. Alam nyo yun, hindi na kayo mababother na, ah, kailangan may fill upan ka pa. So, dire-diretso na lang. So, ayun yung ginawa ko. Nasa airlines pa lang kami, finil upan ko na yung form ko. Kaya nung nandun ako sa airport, dire-diretso na lang ako. So, the first step I did was, meron doong para boot. I think 4 na boot yata or 3 or 2. But merong boot doon. I'm gonna insert the video of that. May boot doon. And then, doon mo ibibigay yung yellow paper na health declaration from the DOH. So, ano lang yun? Yung name mo, passport, address, contact numbers, saan ka galing, place of origin, anong flight number meron ka, yung seat number mo. So, ayun lang yung mga nandun. And then, after nun, is pupunta ka naman ngayon sa, ano, pangalawang part is yung pupunta ka na sa may mga booth na nakalagay ng mga DOT, tapos may padlock doon, then unang pagdating ko doon is tinanong na kagad ako kung meron ba akong napa-schedule na swab test. And hindi ako nagpa-schedule ng swab test kasi I'm hoping for the free swab test. Ayun yung iniisip ko. May pina-fill upan sila sa akin na papers para sa pad lab. Tip ko lang sa inyo kung nasa ibang bansa pa kayo nang magpa-schedule na kayo or bumili na kayo ng swab test sa Red Cross kasi mas mura sa Red Cross. I think 3,100 or 3,800 kung di ako nagkakamali. I'm gonna insert the photo here. Kasi bakit? Sa padlab ang mahal nila. 4,000 pesos yung padlab. So, sa Red Cross, I think mas lower pa yung price nila. Kaya ayun lang yung tips ko. Kung alam ko lang na hindi free yung makukuha kong swab test, kuha na ako ng schedule sa internet before ako mag-fly. May binigay silang papers na malaki. I forgot the kung para saan ba yun. Pero ano yun siya? Ibibigay mo yun sa kumbaga parang gate pass mo para makalabas ng airport. Pang-apat na step is, ayun, pumunta na ako dun sa may DOT aisle. Nausap ko yung lalaki. Tinanong niya ako kung ano bang hotel yung ipag-i-stayan ko. And then, ayun na, dun ko sinabi sa kanya na kung po pwede ba akong makakuha ng government facilities since hindi naman ganun karami yung pera ko. So, in-explain ko sa kanya and then sabi niya, sige po, wait ka lang po. Ita-transfer kita sa katabi niyang kulig. Nag-antay ako and then ako na yung next. Usap ko yung ano doon, yung staff doon na napakabait. Thank you so much po. Ang babait nila sobra. Yung mga staff from NAIA is super bait. Na kudos ako sa inyo, grabe. Hindi ka talaga maliligaw, hindi ka malilito kasi talagang gagabayan kanila. Hindi sila yung mataray, hindi ka matatakot magtanong kasi ang bait nila. Kahit ano pang tanungin mo, okay lang sa kanila, walang problema kasi super bait nila. Back to the story, kinausap ako ng babae. Ang sabi niya nga sa akin kung daw hotel yung pag-istayan ko. Ang sabi ko nga is, gusto ko po sanang ano, kung po pwede ba akong makakuha ng government facility. Tinanong niya ako bakit. Sabi ko sa kanya na hindi ganun talaki yung perang hawak ko. In-explain niya sa akin saan ko daw nakuha yon. Sabi ko, nagbabaka sakali lang ako na meron. Kung meron, thank you. Kung wala, it's okay lang din. In-explain niya sa akin na yung government facility daw is para lang daw yon sa hirap na hirap. Yung as in talagang walang-wala na gustong makauwi para lang makauwi. Alam niyo yun? Yung talagang walang-wala. Zero. Para yun doon. Pero since naniniwala naman daw siya sa akin, kaya tutulungan niya daw ako. So, ayun na nga po. Thank you, Lord. And thank you po sa kanya na hindi ko natanong yung name niya. Inalaw niya ako makakuha ng free hotel and free food. Pero yung swab test ko, ako yung nagbayad. And also yung taxi na from airport to the hotel. Tapos, super dali lang guys. Wala pang, I think, wala pang 5 minutes.
parang tatanungin ka lang niya ng mga bagay-bagay. Tapos tinanong niya ako, bakit ako umuwi ng Pilipinas? Sabi ko nga sa kanya, sinabi ko sa kanya yung reason ko. Hindi ko pa pwedeng i-mention sa inyo guys kung anong yung reason kung bakit ako umuwi ng Pinas. Pero malalaman niyo yun soon. Bye-bye lang kayo. But anyway, binigyan niya ako ng paper. Katunayan yun na binigyan niya ako ng free hotel and free food. So, nilagay niya din yung pangalan ko, yung passport number ko, yung contact number ko. And also, nilagay niya din yung name ng hotel, which is, nakalagay doon, is Oyo Hotel. Pero, nabasa ko dito is Mac Hotel. So, sa Novaliche siya. So, after nun, tapos na. And then, the fifth step, eto na yung magbabayad ako sa Padlab. So, ayun, nagbayad ako ng 8,000 sa Padlab, 4,000 para sa akin, 4,000 para kay Yaren. Kailangan din ng swab test yung bata. And then, after nun is, pupunta na ako dun sa isang booth. Katabi lang yung, magkakatabi lang yung guys. Hindi kayo maliligaw, hindi kayo malilito kasi gagabayan nila kayo. So, pupunta ako dun sa next step. And then, for confirmation, tinanong kung ano ba yung pangalan, edad, mga ganun, passport number, saan galing. So, ganun lang. And after nun is, pumunta na kami sa immigration. And doon, sa immigration is, chinek yung mga passport namin, yung boarding pass namin. And that was the seventh step. The eighth step is, pumunta pa kami ng costume. Hinarangan kami sa costume kasi nga, ang dami kong dalang perfume. So, kailangan ko siyang ano bang tawag doon? Kailangan ko siyang isabihin sa kanila na kung ilan yung perfume na meron ako. And then, binuksan nila yung luggage ko para i-check kung ano nga yung nandun sa loob. Kasi nga, meron nakalagay na X doon sa ticket dun sa bag ko. But anyways, nag-fill up lang ako ng anong pangalan ko, ano yung meron sa bag, ganyan, nilagay ko na yung perfume, ganyan. And after nun, second to the last step is, pinick up na yung bagahe ko. Yung mga bagahe guys, nandun na siya, nakalagay na siya, hindi nyo naaabangan. Example, A. Ang pangalan ko is A. Lahat ng bag na A is nandun na, lahat ng bag mo nandun na. So, yung kay B, lahat ng B na bag nandun na. So, hindi na mag-aantay-antay dun ng mga bag kasi naka-organize na yung mga luggage nyo. Hindi na kayo malilito. Kumbaga, ilalagay nyo na lang siya sa cart nyo. So, yeah. That was the second to the last step. And the last step is, yung papers na nga nang binigay sa akin earlier, ayun yung katunayan na hinahayaan ako na makalabas ng airport. Ewan ko kung ayun ba yung tamang term ha, pero kasi binigay ko yung papers doon sa lalaki. So, after nun guys, bumili ako ng SIM card. And tips ko lang sa inyo, pag nasa airport kayo, kung hindi nyo naman kailangan talaga ng SIM card agad-agad, huwag na po kayong bumili. Kasi sobrang mahal ng SIM card sa airport. Imagine yung SIM card na nabili ko is 700 pesos. SIM card pala is free, pero kailangan mong bumili ng load. So, ang load na meron doon is 1,700 pesos and 400 pesos. Ni-round off ko na lang yun guys ha. Tapos, hindi sila pumapayag or sobrang mapilit sila. Ayaw nila ng 400. Kailangan, gusto nilang kunin yung 1,000. So, sabi ko, hindi ko kailangan ng 1,000 kasi nga, 7 days lang naman ako sa hotel and then meron kaming internet sa bahay. Eh, kasi yung 1,000 for 15 days siya, yung 700 for 7 days. So, sabi ko, since ayaw niya ng 400 and so super makulit siya, kaya ang kinuha ko is yung 700 pesos na lang. So, kinuha ko yung 700 pesos and then, pumunta na ako ng taxi. I forgot to mention guys, yung taxi is nanggaling yun dun sa from DOT. Na naka-fix rate na siya. So, nagbayad ako sa taxi na from airport to Novaliches, Mac Hotel, Novaliches. Nagbayad ako ng 1,100 and also ako rin nagbayad ng toll pay. Toll. Ano ba tawag doon? Ganun. Ako nagbayad noon na 35 pesos. Shoulder ko yon or shoulder niya ng passenger. Makarating dito ng hotel, everything was smooth. Ang babait ng mga staff, guys. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi lahat ng taong nakausap ko, lahat ng taong nasa paligid ko is ang babait. From Switzerland to Singapore to Manila to here sa hotel, super gagabayan ka talaga nila. Fill up lang ako ng mga form and then may pinapicturean sila sa akin ng mga policy na kailangan ko siyang basahin para alam ko yung policy dito sa hotel. So that's it. Andito na ako sa room, 'di ba? The food was amazing. From breakfast to lunch to dinner, everything was good. Ang sarap ng pagkain nila. Ang mga requirements na kailangan bago ka makapunta ng Pilipinas is kailangan meron kang book na hotel for 7 days na kailangan accredited siya ng DOH. And kung gusto nyo ng murang hotel, kasi nag-search ako ng mga murang hotel guys, kasi ayoko mag-spend ng malaking pera para lang sa mamahaling hotel kasi same lang naman yan, matutulog ka lang naman. Alam mo yun?
higa ka lang naman sa kama. So, walang pinagkaiba. Well, just for me ha, para lang sa akin yun. Ay, kumbaga para sa akin, yung i-spend ko sa hotel, is i-spend ko na lang siya sa family ko. Kung gusto nyo ng pinakamurang hotel na nakalap ko, is I recommend Red Planet Hotel. Malinis siya, maganda siya. I've been there once. So, alam ko na kung ano yung itsura niya. Pay at the hotel sila. Huwag kayong mag-book ng hotel na kailangan yung bayaran agad. Kasi, hindi nyo alam, baka ma-cancel yung flight nyo or something happens, is hindi nyo na marerefund yung binaya nyo or hindi nyo na siya marerefund ng full. I highly recommend, pag nag-book kayo ng hotel, kailangan pay at the hotel para safe kayo. Walang mawawala sa inyong pera and walang pangamba. Ang nakita ko lang na pay at hotel is yung Red Planet Hotel. Kung gusto nyo ng link, I'm gonna put the link down there on my description box. Just check it. And also, pangalawa is kailangan mong magpa-swab test 72 hours before ng flight mo. Kailangan nakapag-swab test ka na. Kailangan negative yung resulta. And pangatlo is kailangan nyo ng Trace app. Kailangan nyo mag-download ng Trace app. Downloadable siya sa Google Play Store, sa Apple App Store. Just type Trace app and then, ayun na, you're good. And then, pang-apat, wait a minute, I'm gonna check. And then, pang-apat, kailangan nyo mag-fill up ng online case investigation form. I'm gonna put the link on the description box. Those are the four requirements plus yung face shield. Kailangan nyo po mag-face shield. Yung pinilapan kong online case investigation is hindi nila hinanap din. Wala silang hinanap sa akin. Yung mga requirements na hinanda ko, na hinihingi nila, is hindi nila hinanap sa akin. Pero, hindi ko sinasabing wag nyong gawin. Kailangan be ready kayo. Hanapin man nila or hindi man nila hanapin, kailangan ready po kayo. Sa mga nagtataka po kung paano ko na-avail yung free hotel, wala po kayong ibang ipapasa, wala silang hinihingi, tatanungin lang nila kayo kung bakit gusto mo kumuha ng free hotel. So, ayun lang, wala akong ibang pinasa, wala, as in, wala talaga. Kumbaga parang ano lang, verbal conversation lang yung nangyari. So, that's it. I hope you guys understand or sana hindi kayo nalito sa mga sinabi ko. Kung may katanungan po kayo, I'm willing to help you guys. Just comment down kung ano po yung mga question nyo and sasagutin ko po yun. So, good luck to everyone and may God bless you all. Thank you!